Isda po ay isa sa pinakamasarap na source ng pagkain nating mga Pilipino. Ito po ay punong-puno ng mga high-quality protein, iodine, minerals, vitamins, omega-3, fatty acids, at vitamin D. Bukod dyan, 1 million po na trabaho nating mga Pilipino ay nagmumula po sa pangingisda. As a matter of fact, 2% ng gross domestic product o GDP ng ating bansa ay nagmumula sa pangingisda. So, sobrang bongga po pala ng isdang ito. Kaya naman ang episode natin ngayon ay patungkol sa isda. Paano ba ito nilutuin? Paano ba ito piliin? At ano pa ba ang mga pwede natin gawin tungkol dito sa masarap, madulas, at masustansyang isda? Noong 2013, ang Pilipinas ay pang-7 sa top fish-producing countries in the world. Ang pagkain ng isda ay nakakabawas ng pag-decline ng brain function sa pagtanda. Nakakatulong din ito sa pagkontrol ng utak sa memorya at emosyon. Nakakatulong din ito upang mabawasan ang risk ng pagkabulag. Ang omega-3 fatty acids na nakukuha sa isda ay mabisang pangkontra sa depresyon. Ang isda ay common na natin nakikita sa hapagkainan nating mga Pilipino. At ever-present ito palagi sa menu ng mga restaurants. Pero beware, dahil kapag ka po hindi sariwa ang isda, ay maaari itong magdulot ng dalawang klase ng poisoning. Una, yung tinatawag po natin na scombroid poisoning. Ito ay nakukuha kapag ka po hindi na-refrigerate ng maayos ang isda matapos itong hulihin. Yung pangalawa naman ay tinatawag po natin na ciguatera poisoning. Ito naman po ay dulot ng isda na nakakain ng isang partikular na algae. Kaya dapat po ang isda natin ay sariwa, wasto at tama ang pagpili natin ng ating mga isda para safe at happy tayong lahat. Ika nga nila, everything starts in the market. Pero teka nga, paano nga ba natin pipiliin at paano natin malalaman kung ang isda ay safe o hindi safe? Buti na lang, meron tayong easy lang yan, fish expert to save the day. 15 taon nang nagtitinda ng mga isda. Sa sobrang husay, isang araw lang ay ubos na ang mga paninda. Makinis. Pero matinik naman sa pagpili ng fish. Narito si Rosalyn Losuergo, ang fish expert ng Marikina Market. Ang mga palatandang sariwang isda, malinaw ang mata, pula ang hasang, at makinis ang isda. Malalaman natin ang bilasang isda, pula ang mata, at ang hasang, maamoy mo siya kung mabaho, maputla. Iba kasi ang amoy sa malansa at mabaho. Sa mga mamimili, kung nais yung tumagal ang isda, kailangan yung hugasan ng isda mabuti nang wala ng laman loob at dugo bago ilagay sa ref. Alamin mamaya kung ano-ano ang mga paraan ng pag-preserve, pag-debone at pag-fillet ng isda at ang iba't ibang paraan na paghahasa sa kutsilyo sa pagbabalik ng Easy Lang Yan.